Hello mga kachika, for today's video is gagawa po tayo or magluluto tayo ng chocolate chiffon cake. Yes, chiffon cake po ang gagawin natin. Tingnan naman sa picture, parang ang sarap-sarap. Ang lambot-lambot na chiffon cake. So, sana panoorin nyo to hanggang dulo para alam nyo rin yung procedure kung paano ko siya ginawa. So, here are the list of ingredients. Siguro ilalagay ko na lang sa description. Pero ito, pakita ko na rin sa inyo. Kailangan natin ng baking powder, asin, asukal, cake flour, egg, cocoa powder, evaporated milk, egg yolk, egg white. Ayan. So, ang sisimulan muna natin is yung egg yolk. Egg yolk lang to mga chika-chika ha. Egg yolk. Hahaluan natin siya ng asukal. Then, i-blend natin siya ng maigi. Kailangan ma-incorporate yung, ano niya, yung egg dun sa sugar. At matunaw din yung sugar yung egg. Basta ganun yun. Basta kailangan well-blended siya lahat. Then, after nyan, maglalagay tayo ng vanilla essence. Kasi, para mawala ang lansa ng egg. Sa iba, iba yung ginagamit para mawala yung lansa. Yung iba, lemon. Eh, ako kasi sanay na ako sa vanilla essence. Kaya, mas bet ko siya. Diyan ako, mas kampante. Yes, mas kampante na ako kay vanilla. Bati kami ni vanilla. Ayan, bati-bati lang. Bati-bati, bati-bati. Ganyan lang, ganyan lang. Hanggang sa ganyan yung texture niya. Ililipat ko lang to. Yung mixture, inilipat ko lang siya sa mas malaking, ano, mas malaking bowl para less hassle sa paghalo pag naglagay na ako ng ibang ingredients. Ayan lang. Halo-halo lang. Ganun-ganun. Then, susunod natin ilalagay is yung cake flour. 1 cup of cake flour. Which is dapat may strainer tayo ha. Kasi sasalain natin siya maybe para hindi magbuo-buo. Para maganda din yung magiging texture ng cake after mong mabake. Ayan. Ganyan lang. Medyo struggle sa pag-strain kasi maliit yung aking strainer, mga kachika. Maliit na maliit. Ayan ang aking taga-video, yung aking asawa. Sinasabi niya dito na hindi daw ako nagsasalita. Oh my God, ang aking little assistant, ang aking makulit na maliit na assistant. Mag-bake din daw siya. Ganyan siya kakulit. Then, naglagay ako ng cocoa powder. Ang cocoa powder ko is yung JB15, yun yung brand ko. Pwede naman kayong gumamit ng ibang brand ng cocoa powder. Sa akin kasi, mas comfortable na ako kay JB15. Kahit sa choco mist, pag gumagawa ako ng choco mist, yun yung ginagamit ko. Ayan, salain mo lang siya ng maigi. Nakaka-hassle yung ano, salaan. Nakakainis kasi maliit. Ayan, sala-sala lang. Ganun. Sala ng sala. Then, after nyan, lagyan natin ng baking powder. Then, a pinch of salt. Wala lang. Pakayos ng timpla para mabalance lang. Then, evaporated milk. 1/3 cup lang siya. Don't worry, kachika. Ilalagay ko sa description yung ano, tamang sukat ng mga ingredients para masundan yung maigi. Ito nga pala, nakalimutan ko kanina. Yung vegetable oil, ang ginamit ko is canola oil. Yun lagi ang ginagamit ko para kahit ilagay mo sa ref yung cake, yung baked cake mo, hindi siya titigas kaagad. Dapat canola oil or corn oil. Ayan, halo-halo lang, halo-halo. Dapat maging well-blended yung mga ingredients. Ayan, halo-halo, 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 halo-halo. Ganun lang. Yan, hintayin mo lang na mahalo lahat ng ingredients. Halo-halo, ikot-ikot, katulad ng pagpapaikot niya sa'yo. Charot. Ayan. So, ganyan na yung consistency, diba? Wow. Ano lasa niyan? Mukhang masarap. Ganyan yung consistency niya. So, gagawa na tayo ng meringue. Yung 4 pieces of white kanina, ayan, binit ko lang siya. Tapos, syempre, lalagyan din natin ng vanilla essence. Tapos, 1/3 cup of sugar. Yung sugar, gradually lang dapat yung paglalagay. Huwag mong ibubuhos lahat. Huwag mong ibubuhos lahat ng pagmamahal mo sa kanya. Dapat unti-unti lang. Ganun. Oh, ganun lang talaga dapat. Ayoko nang humugot. Ang pangit pakinggan. Ayan, gradually lang. Then, beat mo lang. Adjust mo yung, ano ba yun? Yung beat, yung pag-beat niya. From medium to high speed, ganyan. Hanggang sa ma-achieve mo yung pinaka, ang tatawag nito? Pinaka-peak, pinaka, ano na, meringue mo.
Ayan, beat mo lang, beat, 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 yo. Beat mo lang yung beat. Ayan, sa mag-stick-stick na humara. Saka natin siya i-halo mamaya dun sa bottle, dun sa chocolate bottle na ginawa natin kanina. Ayan, beat mo lang. Medyo nakakangalay lang ito mga kachika ha, kaya kailangan konting tiyaga at pagtitiis at pagtitimpi. Ayan, relax na siya. Beat mo lang. Pwede na ko pero parang hindi pa ako satisfied. So, sige lang. Beat lang natin ang beat. Ayan. So, I think pwede na siya. I think pwede na siya yung ganyan na texture. Yung ganyan na texture na saan na siya. Pwede na siyang ihalo. Ayan na. Yan, dapat ganyan. May pabalentong-balentong pa ng ano, ng bowl. Para saan yun, sis? Inaikot-ikot mo na nga yung meringue, pinabalentong-balentong. Then, ayan na po. Ihahalo na natin siya sa bottle. Yung ginawa natin kanina ng bottle. So, dapat dahan-dahan lang yung paghalo. Huwag mo ibubuhos lahat. Dapat gradually lang. Ako, I think, inano ko siya dito eh. Pinagtatlo. Tatlong lagay or dalawa. Hinalo lang ng very, very, very light. As in, very smooth lang ng paghalo. Ayan. Para hindi ma-overbeat yung ating butter. Ayan. Halu-haluin. Halu-haluin. O yan. O diba? Dapat ganyan na yung maging texture niya pag nahalo mo na yung butter. Ayan. Doon sa ginawa natin merang kanina. May natira pa pala. Ayan. Ito yung medyo nakakaubos din ng pasensya yung mga sis, no, yung paghahalo dito. Kasi ako talaga, on my own experience, ha, hindi ako ganun kagaling mag-fold. I mean, maghalo ng butter sa meringue. Talagang minsan nanggigigil din ako. Gusto ko siyang haluin ng mabilisan. Pero hindi pwede kasi nasisira yung ano natin. Papangat yung kalalabasan pag once na binake na natin yung cake, yung butter. Ayan, so for the last part ng merang, so ganyan, halo-halo lang, wait nyo, halo-halo lang siya mga kachika, halo-haluin mo, halo-haluin mo. Ayan, dapat talaga niya mahaba pasensya mo sa mga ganitong bagay. Kasi hindi siya magbe-blend agad dun sa butter. Kailangan talaga ng mahabang pasensya sa pagbe-blend. Kasi hindi siya agad-agad mag-blend. Hindi agad siya mag-halo. Ayan, halo-halo lang. Maybe. Halo-halo lang. Ang likot ng camera. Ayan, sis, nahalo na maybe. Double check na lang natin kung may mga natira-tira pang merang dyan na hindi na i-halo na maybe sa butter. Dapat ganyan yung maging texture niya. Kasi super. Pag nahalo mo naman siya lahat, hindi siya katulad kanina na butter pa lang napakalagkit. Oh, wow. Ito yung aking molder na nabili ko sa Lazada for only 120. Tatlong piraso na yan mga sis. Magkakaibang size. Nakalimutan ko lang yung size. Basta ito 22 centimeters something yung gano'n. Then may dalawa pa siya ng mas maliit na size. Napakamura niya na. Nabili ko ng 66, 120 pesos na. So, ayan nga, linagyan ko ng parchment paper para hindi dumikit sa gilid-gilid ng ating molder. Lalagyan na natin yung butter. Lalagyan na natin yung lahat. Anyway guys, yung kasya sa pan na yan, which is 22 cm na, siguro nasa 8 inches siya. 8 by 3 na pan. Kasya sa kanya yung itong niluto ko na, which is isang cup ng cake flour. I mean, yung isang lutuan lang ng cake, kasya na siya dyan. Akala ko nga gagamit pa ako na makakagamit ako ng dalawa. Buti nga nagkasya dyan para less hassle na din sa pagluluto. Ayan, linagay ko na siya sa aking maliit din na steamer.
medyo pangit pa yung steamer ko dyan, sis. Ayan, oh. Oh, diba? Ang bongga ng steamer. Ang liit-liit. Ayan, oh. Takpan na muna natin. Steam muna natin siya ng around 30 to 40. Then, after 40 minutes, ganyan. Toothpick test muna. Kung wala nang sumama na liquid, luto na. Chararan! I think pwede na siya. Luto na yata. Wala nang humalo eh. Ayan, hinango na natin siya. Palamigin lang natin ng konti. O, diba? Ang ganda ng molder ko. Naaangat. Ayan. Malapit na. Medyo struggle siya sa pag-video kasi ako lang yung nag-video niyan. Bale, habang tinatanggal ko sa molder yung cake, nagbi-video din ako, kaya pasensya na kasi medyo magalaw. Hindi pala medyo, sobrang galaw. So, ayan na yung ating finished product. Tingnan nyo naman kung gano'n siya ka-fluffy. Wow! Ayan mga sis. Iniwa ko siya. Talagang nakalimutan ko na meron pa pala siyang pan sa ilalim. So, kailangan ko siyang baliktarin para tanggalin yung pan at yung parchment paper na natira. Which is, nawala talaga sa isip ko na meron pa pala. So, ayan. Diba? Wala lang sa sarili, sis. Wala lang sa sarili. Ayan. So, ayan na nga. Binaliktad ko na nga yung mundo ng cake. Natira pa pala ng parchment paper dyan. Iniwa ko muna bago ko baliktarin. Diba? Ang galing! Baliktad ang mundo mo, Maria. Baliktad. Sa totoo lang mga sis, yung lasa nito is hindi masyadong matamis. So, nakadepende rin talaga sa atin kung mag-a-adjust tayo ng sugar. Kung mahilig tayo sa matamis, or ako kasi hindi ako masyadong mahilig sa matamis. So, ganyan. Hindi siya masyadong matamis yung gawa ko. Pero tingnan nyo naman yung texture niya. Tingnan nyo, super fluffy. Ayan, oh wow. Napaka fluffy. Ang ganda ng kulay niya, mga kachika. Ang ganda ng kulay. Promise. So, end ko na to. Basta, naintindihan nyo naman yata yung mga pinagsasabi ko. Siya, bye-bye!